And yes, hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. At kung nasaan man po kayo, sana po ay nasa mabuti kayo. And yes, for today guys, i-share ko po sa inyo kung paano po maglagay ng follow button sa ating Facebook. Yes guys, turo ko po sa inyo kung paano po gawing follow button, yung add friend button sa ating Facebook account. So guys, napakadali lamang po niya. Kaya panoorin niyo po itong tutorial na ito. So guys, start na po tayo. And then guys, start na po tayo. I-click lamang po natin guys yung ating profile sa taas. Tap lamang po natin yan. Ayan guys, click lamang po natin yung profile sa taas. And then guys, andito na po tayo sa ating timeline. So guys, nakikita nyo po yung 3 dots sa gilid. I-click lamang po natin yan guys, yung 3 dots sa gilid. And then guys, andito na po tayo sa next step. I-click lamang po natin guys yung view as. Siya guys, click lamang po natin yung view as. So guys, ayan po siya, nakalagay po dyan is add friend, hindi po nakalagay follow button. So guys, napapansin nyo, ayan po siya, add friend po yung nakalagay sa ating profile dito. So guys, papalitan po natin yan ng follow button. Ayan. So guys, i-back lamang po natin ulit. Back lang po ulit natin siya guys. And then guys, scroll down niya lang po pababa. I-click niya lang po yung kanina na 3 line dito sa taas. And then scroll down niya lang po, hanapin niyo po diyan yung settings and privacy. So ito po siya guys. Settings and privacy. Tap lamang po natin yan guys. And then settings ulit. So guys, andito na po tayo sa next step. Hanapin po natin ito guys, yung public post. Click lamang po natin to guys. Tap po natin yan.
And then guys, tap lamang po natin tong followers and public content. Ito siya guys, yan. Click lamang po natin yan. And then guys, pag nandito na po tayo sa ating followers and public content, kung naka-friends po kayo, i-public na lang po yan guys. Yan. And then, who can see your followers on your timeline? Dapat po yan guys, naka-public din. And then, so dito guys, pwede rin naman na dito kahit hindi na po natin siyang palitan. Pwede rin siya naka-public or friends of friends or friends. Okay na po yan guys. So guys, back po natin ulit. And then guys, hanapin po natin dito yung privacy. And then guys, magkakanapin dito yung how people find and contact you. So guys, itap lamang po natin yun. And so guys, how people find and contact you. Click lamang po natin yun. So guys, nandito na po tayo. Nakalagay po dyan, who can send your friend request. So guys, ang pipiliin lamang po natin dyan is, nakalagay po dyan is, diba, everyone. Yan. Tap lamang po natin yan guys. Yan, and then lagay po natin is friends of friends. So guys, tap lamang po natin yan. Ayan, napalitan na po yung audience sa ating friend request. So guys, back na po ulit natin. So guys, balik po ulit tayo sa ating profile. Tap lamang po natin yan. Yung ating profile sa taas. Tap lamang po natin yan. And then guys, andito na po ulit tayo sa ating timeline. So guys, tap lamang po ulit natin yung 3 dots sa gilid. And then, itap lamang po ulit natin guys yung view as. Itap lamang ulit natin guys yung view as. Para makita po natin kung effective nga. Ayan, so ayan guys, napalitan na po siya. Ayan na siya guys, nakalagay na po siya is follow button. Ayan na siya guys, so diba napalitan na po, gumana siya.
So guys, napakadali lamang po, hindi ba? Ganun lamang po yung gagawin nyo guys. So try po natin siyang i-back. Madali lamang guys, diba? So guys, i-back na po ulit natin siya. Tignan na po natin kung ano po nalabas sa ating timeline. So guys, napakadali lamang po, diba? Ayan na po siya, okay na po siya. Effective nga po yung ating ginawang tutorial ngayon. So, sana guys, nakatulong po ako sa inyo at may natutunan po kayo. Sana guys, huwag po natin kalimutan mag-subscribe and hit na notification bell para updated po tayo sa aking latest video. Salamat guys! Ingat!